Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Browsing and learning to use the internet is yes! One of the easiest and funnest things to do today. A click here, another click there, and we can be anywhere. You can meet people from around the world. Hi! Read amazing stories and histories of the past. Ooh, and even have a glance of what may be seen in the future. But remember, using the internet without proper guidance and enough knowledge can also be one of the scariest we can ever imagine. Ooh. Imagine going on an online trip, seeing the beauty of the place, when suddenly, potential scams pop up and block your way. Scams? These are dishonest tricks used to deceive people, and we don't want that to happen to any of us. So, be your own hero online. Be internet alert. If it's too good to be true, then it's most likely fake. Fair exchanges shouldn't ask for your personal information. Always think twice or ask for the assistance of your parents and guardians before accessing a new site. Be on guard for possible phishing that will ask you to log in and give your important personal details. Whew! That was close! Good thing I am internet alert. Remember, any effort to steal your information may be a form of scam. So always trust your intuition and distinguish what's real and what's fake online. This has been your online hero, Mom Jennifer, reminding you to beware by being aware, keep your learning safe, and don't fall for fake. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating E2Life, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Life ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya,
Ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Yes, good happy new year. Happy 2022 sa ating lahat. I'm sure na-miss nyo ang pagtuturo ng inyong mga paboritong tutors, lalo-lalo na dito sa amin sa MAPE Ventures sa grade 2. And for this session, allow me to share my okay, so aside from celebrating and welcoming the new year, we are also celebrating the first year anniversary of DepEd E2Live. So congratulations everyone for keep on staying and watching with us. So I'm sure that this year will gonna be another fruitful year para sa bawat isa sa atin, para mas matuto pa tayo at sabi nga, maitutuloy natin ang pagkatuto sa panahon ng pandemya. So, lalo na ngayon na tumataas ulit ang mga cases. So, might as well you better stay at home and learn through watching our episodes. Okay, so muli ako po si Tutor John from SDO Cabuyao. And with me is Tutor Joanne from SDO Las Piñas. So, live po tayo ngayon na napapanood sa DepEd EdTech Unit. DepEd tayo via Facebook and of course via YouTube Live, DepEd Educational Technology Unit, DepEd TV. So, mag-shoutout muna tayo sa ating mga learners na nandito na masugid na nakasubaybay sa ating program. Of course, we have here as expected, Jersey Genesis Fernandez Handi. Good morning sa iyo and Happy New Year. Kay Enrico Dalupan from Santa Barbara Elementary School. And then we mentioned din niya si Richelle Andaya. So Happy New Year po sa inyo lahat. And siya ng grade 2 Masino from Mahada Out Elementary School, Calamba City. Very near po sa akin ang Calamba City, ang SDO Calamba. And of course, ganun din po si Atasha Therese Enriquez, magandang umaga sa iyo at Happy New Year po sa ating lahat. Okay, so muli masiglang araw, my dear learners. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tamang pangangalaga sa ating buhok at balat. Mahalagang matutunan ninyo sa inyong murang edad ang tamang pangangalaga sa mga ito. At ganun din ang mga bagay na dapat natin iwasan upang manatili silang maayos at malusog. Halina, samahan niyo ako. Dahil talagang dito naman sa DepEd E2Live, talagang level up na tayo. Okay, handa na ba kayo makinig? So bago tayo magpatuloy, ay tayo muna ay magkaroon ng review or ating balikan ng ating nakaraang aralin. Para sa panuto, sa isang hiwalay na papel, isulat ang letrang T kung tama ang isinasaad ng bawat pahayag at letrang M naman kung mali. Ulitin natin, sa isang hiwalay na papel, isulat ang letrang T kung tama ang isinasaad ng bawat pahayag at letrang M naman kung hindi. So ito isang letter ay letter T or M lamang, T for tama and M for mali. At sa pagkakataon ito, ay gagamitin natin ang ating gadgets para ibigay ang inyong sagot. So,
Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. Para sa unang bilang, hinahayaan ko ang aking na makalanghap ng puso at ito ba ay tama o mali? Hinahayaan ko ang aking sarili na makalanghap ng usok at alikabok ng mga sasakyan. Ito ba ay letter T for tama or M for mali? Sige nga, tingnan nga natin ang inyong mga kasagutan. Ang sagot ni Samantha Villanueva ay letter M. Ito daw ay mali. Ganon din si John Marcos Bautista, si Jersey Handig, si Princess Jade Reynamo. So tingnan nga natin kung ito ba ay T or M. Ang tamang sagot ay M. Ito ay mali. Okay, so tama ang inyong mga kasagutan, mga bata. Magaling, napakaganda ng ating simula ngayong taon na to sapagkat kayo ay napaka-active sa ating talakayan. Okay, para sa pangalawang bilang, nililinis ko ang aking ilong gamit ang pinagpalitang damit. Ito ba ay tama o mali? Ulitin natin. Nililinis ko ang aking ilong gamit ang pinagpalitang damit. Tingnan nga natin kung ano ang inyong mga kasagutan para sa bilang na pangalawa or number 2. Okay, tingnan nga natin ang iyong mga kasagutan. Nililinis ko ang aking ilong gamit ang pinagpalitang damit. Ito ba ay tama or mali? Sige. Ang tamang sagot ay mali. Dahil kung naaalala ninyo ang aking tinalakay ng nakaraan, ang kailangan natin gamitin sa paglinis ng ating ilong ay isang malinis na damit o malinis na tela o kaya naman ay tissue. Okay. So, meron naman mga nakatama kagaya ni Genesis, ni John Marcos. Tama ang kanilang mga kasagutan. Okay, sige. Babawi tayo para sa pangatlong bilang. Kapag ako ay isinising ang issue. Ulitin natin. Kapag ako ay sinisipon, isinising ang ito ng marahan ay letter T for tama or letter M for mali. Nako, sa panahon ngayon, panigurado marami ang sinisipon dahil sa lamig ng panahon. Malalaman natin, ano kaya ang tamang sagot sa number 3? Kapag ikaw daw ay sinisipon, isinisingan mo ba ito ng marahan sa malinis na tela o tissue? Okay, magkakaalaman. Ang tamang sagot ay letter T. Ito ay tama. So kapag kayo ay sinisipon, dapat lamang na ito ay isingan natin ng marahan sa malinis na tela o tissue kasi kung ito ay madumi, maaari magdulot pa ito ng iba pang mikrobyo sa ating ilong. Maaari malanghap pa natin ito at maaari lumalapang ating karamdaman. Okay, so magaling. Halos lahat ng aking nakikita sa ating comment section ay tama ang kanilang sagot sa number 3. Ito ay letter T, which is tama na dapat lamang na ito ay isinisingan natin sa malinis na tela or tissue. Okay. So, bago tayo magpatuloy, hayaan yung bigkasin ko sa inyo ang tulang may pamagat na ang balat at buhok ni Nabel at Val. At ito ay ayon sa panulat ni Jumer G. De Leon. Okay, so magsisimula na tayo para sa ating aralin ngayong umaga. Okay. Ang ating babasahing tula muli ay ayon sa panulat ni Jumer G. De Leon, ang balat at buhok ni
Inabel Antal. Okay, handa na ba kayo makinig? Okay, simulan na natin. Balat at buhok ng kambal na tunay. Inabel at bal, pareho ng kulay. Malinis, makinis, kutis na taglay. Tuwid na buhok, laging nakasuklay. Kanilang namana sa nanay at tatay. Balat at buhok, mayroong halaga. Sa kulay at uri, nasusukat ba? O sa buting tulot, nabigay nila? Sa pag-aalaga, kung magpapabaya, ano itutulot? Mabuti kaya? Okay. So, ayan ang tula na isinulat ni Jumer G. De Leon, ang balat at buhok ni Nabel at Bal. Okay. So, ang balat ang pangunahing depensa ng katawan laban sa dumi at mikrobyo mula sa kapaligiran. Ang buhok naman ay nagbibigay ng proteksyon sa balat ng ulo o anit. Mahalaga ang balat at buhok kaya dapat na ito ay alagaan. Narito ang ilang pamamaraan ng pangalaga sa balat at buhok. At sa nakikita nyo, para sa unang bilang, sinasabi dito na maligo araw-araw at kung kinakailangan. Ang paligo ay mabisang paan upang binisin ang balat. So, karaniwan sa inyong edad ay dalawang beses naliligo sa maghapon upang nakatitiyak na kayo ay ligtas sa kahit anong uri ng mikrobyo. So, yung iba nga ay naliligo higit pa sa isa o dalawa. So, ibig sabihin, gano'n nila pinangangalagaan ang kanilang balat. Okay, para sa pangalawa, maaaring gumamit ng shampoo sa paglilinis ng buhok. Okay, napakaraming brand ng shampoo. Pero may mga shampoo na intended para sa mga bata at may mga shampoo na nakalaan naman para sa mga matatanda. Okay, so sabi, maaaring gumamit ng shampoo sa paglilinis ng buhok. Ang shampoo o ang bugo ay ang siyang ginagamit upang maalis ang mga posibleng mga dumi na kumapit sa ating mga buhok. So, isa siyang aid para matanggal ang mga dumi na meron sa ating buhok. So, napakaraming uri ng shampoo. So, dapat ang ginagamit nating shampoo ay yung sadya nakakatulong para makalinis ng ating mga buhok. Okay, para sa pangatlong bilang, gumamit ng malinis na tuwalya sa pagpapatuyo ng katawan. Okay, so kinakailangan natin na gamitin ang isang malinis na tuwalya sapagkat kaya nga natin niliguan ang ating katawan ay para maging malinis. Ngayon kung ang gagamitin natin tuwalya sa pagpapatuyo ng ating katawan ay madumi, walang saysay o walang halaga ang ating pagligo. So ibig sabihin, marapat lamang na ang gamitin natin ay malinis na tuwalya para manatili tayo malinis lalo-lalo na sa pagpapatuyo ng ating katawan. Kasi nga, kaya nga natin siya niliguan para siya ay maging malinis. So dapat ang gagamitin mo bilang pangtuyo sa iyong katawan ay isang malinis na gamit din. At ito ay ang tuwalya. Okay. Kayo ba ay gumagamit ng malinis na tuwalya? Siyempre, bilang bata, kayo ay mas lapit ng mikrobyo, kaya dapat lahat halos ng ating ginagamit ay malilinis. Okay. So, kaya-aya sa paningin ay presko sa pakiramdam kapag ang gamit na yung suot ay malinis. So sa malinis na gamit, tayo ay makakauiwas. Hindi na tayo lalapitan ng mga posibleng mikrobyo na maari magdulot ng hindi maganda sa ating kalusugan. So mas malinis na damit, mas kaya-ayang tingnan ng mga tao sa ating paligid.
magsuot ng tsinelas o sapatos upang mapanatiling malinis ang balat sa paa. So nakikita nyo naman na nasa ating larawan na merong tsinelas, merong sapatos, at may isang babae na magsusuot ng sapatos. Okay. So, ang mga ito ay maging ay ang ating proteksyon o proteksyon ng ating paa laban sa dumi at mikrobyo sa tinatapakang lupa. So, hindi maganda sa mga batang katulad nyo ang hindi nagsusuot ng tsinelas o sapatos sa kung kayo ay lalabas ng bahay. Minsan nga, kahit tayo ay nasa loob ng bahay, ay meron tayong tinatawag na tsinelas na pangloob. Ibig sabihin, ito yung mga tsinelas na hindi natin pwedeng ilabas ng bahay. Ito ay ginagamit lamang sa loob ng bahay bilang protection natin sa mga posibleng mikrobyo na nakakalat. Gayun din ang pagsusuot ng sapatos, lalo na kung ikaw ay gumagawa o nagpa-practice ng isang sports, kasi ito ay isang paraan din ng protection mo para ikaw ay makaiwas sa iba pang karamdaman or sakit. So syempre, ang pagsusuot ng tsinelas sa araw-araw ay nagtutulot ng protection sa atin. So kung kayo bilang mga bata ay lagi naglalaro sa labas, pero I'm sure limited time lang ang paglalaro natin sa labas dahil nga tayo ay nasa panahon ng pandemya, lagi nating isusuot ang ating tsinelas. Ang tamang isuot natin ang tsinelas na sukat lang sa atin, kasi kung ito ay masyadong malaki o maliit, maaari din ito ay magdulot sa iyo ng kapahamakan or dysplasia. So muli, ang pagsusuot ng tsinelas ay ang nagsisilbi nating proteksyon o proteksyon ng ating mga balat sa paa para tayo ay makaiwas sa mikrobyo. Okay, para sa pang-anim na bilang, kumain ng prutas at gulay. Sa palagay ko, kahit hindi naman pangangalaga lang sa balat at buhok, ay kinakailangan natin kumain ng prutas at gulay. So, sa inyong edad pa lamang, dapat ay kilala nyo na lahat ng klase ng prutas at gulay. Dapat wala tayong pipiling pagkain. Wala tayong paboritong prutas lang o meron tayong nalalang behind na prutas. So sa inyong murang edad, dapat kumakain tayo ng tamang supply ng prutas at gulay. So itong nakaraang pagpapalit ng taon, sigurado ako na ang inyong nanay o ang inyong tatay ay namigit ang iba't ibang klase ng prutas. So ngayon ay present pa ito sa inyong table, sigurado ako dyan. So maaari niyo siyang kainin, parang hindi naman siya masayang. So yung in that way, makakatulong siya para pangalagaan ang ating katawan. So ano ba ang mga paboritong prutas ng mga grade 2 learners niya? Magpasa nga tayo ng comments nila. Ano ba ang mga paboritong prutas ng mga grade 2 learners? So nakikita dito sa ating screen ay meron pakwan, may carrots, merong apple, banana, papaya, ano kaya? Yes, si Samantha, Chico po. Very good, Chico ang kanyang paboritong prutas. Si Aliana May naman ay saging po. Kay Atasha, grapes. Wow, parang nakakagutom naman ang mga prutas na sinasabi nyo. Okay, so karamihan sa kanila ay saging or banana. Ang saging or banana ay prutas sa kahit anong season. So hindi nauubos ang supply ng bananas natin. So pwede-pwede natin yung kainin bilang pangsuporta, bilang pampalakas ng ating katawan. Yes, okay. So sumunod na tayo sa pangpitong bilang. Ayan. Suklayin ang buhok. Suklayin ang buhok. Gumamit ng suyod kung may kuto. Okay. So, kailangan natin suklayin ang buhok. Si Shooter dyan nga ay lagi nag-aayos pa ng sa kanyang sarili, lalo ng buhok, sa tuwing harap sa ating session sa mga ganitong klase ng gawain para maging kaaya-aya naman sa paningin ng iba. Tapos, sinabi rin dito na gumamit ng suyod kung may kuto. Okay. Ang suyod ay suklay na masinsin na ginagamit sa pag-alis ng lisa o kuto sa buhok. Ano nga ba yung kuto?
So mamaya magkakaalaman tayo, ano ba yung puto, tutor John? So magkakaalaman tayo sa ating pagpapatuloy. Para sa pangwalong bilang, gumamit ng nail cutter sa paggupit ng kuko at ugaliing malinis ang mga ito. Sige nga, i-check nga natin ang ating mga kuko ngayon. Ito ba ay malinis or madumi? Yung iba bilang paniniwala, sinasabi na dapat malinis lahat sa pag-welcome ng bagong taon. Malinis ba ang ating mga kuko? Okay. Check nga natin. Very good, Samantha. Malinis po. So, kapag ang kuko ay nasa tamang haba lamang at malinis, may iwasan ang pagkapit ng mikrobyo kung maikli ang ating mga kuko. So kapag mahaba ang kuko, there might be a possibility na ito ay bahayan pa ng iba't ibang klase ng mikrobyo o ng dumi at hindi ito maganda para sa ating kalusugan. Okay, tama. So karamihan sa ating mga tutor ay tutis ay malinis ang kanilang mga kuko. Very good. Dapat sa inyong murang edad, bilang kayo ay grade 2, na nagiging ng 7 or 8, dapat ay lagi niyong nililinisan ang inyong mga kuko. Okay. Para sa pansiyam na iwasan ang labis na pagbilad sa araw upang ibang balat o magkaroon ng sunburn. Okay. Iwasan ang labis na pagbilad sa araw daw para hindi masunog ang balat. Hindi naman natin makikita ang literal na nasusunog na ito ay may apoy. Ibig sabihin, kung inaalagaan natin ang ating mga balat, isa sa pangangalaga dito ay ang pag-iwas sa sobrang sika ng araw. Yes, sa umaga hanggang bago mag-alas 10 ng umaga, ang sikat ng araw ay nakatutulong pa sa ating mga balat. Hindi pa ganoon katindi ang kanyang sikat o ang kanyang sinag para magtulad ng sakit sa balat. Kumbaga ito ay healthy pa. So beyond 10 o'clock up to 3 p.m., ito yung mga oras na dapat hindi iwasan natin na tayo ay masyadong mabilad sa araw. So sa mga pagkakataon yon ay posible na tayo magkaroon ng sunburn. Ano nga ba yung sunburn? Okay. Ang sunburn ay pamumula, pamamaga, at pagsakit ng balat dahil sa matagal na pagkabilad sa araw. Maaari itong lunasan sa pamamagitan ng pagdadampi ng yelo na ibinalot sa malinis na tela. Maaari ng simpleng paliligo ng tubig na may tamang lamig at pagpapahid ng lotion o moisturizer. So ito yung mga 8 para hindi tayo masyadong masunog, o hindi masyadong masunog ang ating balat, hindi masyadong ma-expose sa sikat ng araw. At kung sakali naman na medyo malala na ang ating pakiramdam sa ating balat, ito na yung mga pagkakataon na dapat tayo kumonsulta sa espesyalista kung hindi na talaga maalis ang sakit sa balat. At bilang nabanggit na naman, ang panghuli ay kumonsulta sa doktor o espesyalista kung may nararamdamang kakaiba sa balat. Ang espesyalista, lagi natin tatandaan, ay may sapat na kaalaman upang bigyang dunas ang mga karamdaman. May iwasan din ang paglala ng sakit kung mabibigyan ng madali ang dunas ng mga espesyalista. Okay, so tingnan nga natin ang ating mga manonood. Nandiyan pa ba kayo? Pwede ba akong makahingi ng like sign if you are still there and watching? Shoutout muna tayo kay Kim Revamonte, watching po from Tulo Elementary School. Taal, Batangas, Grade 2, Sampaguita, Cyrus A. Revamonte. And then ang kanyang pong teacher ay Teacher Menchi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta po sa ating Itulay program. Yes, tama si Aliana May, gumagamit daw ng sunblock. Okay, shoutout natin ang iba pa nating mga manonood. Si Carla May Agarap, good morning po. From Grade 2, pick up ng San Vicente Elementary School.
Okay, napakaraming San Vicente Elementary School siguro. Ito ay kaklase din ng iba nating learners, iba nating tutees. Okay, yes! Thumbs up tayo. Nandiyan pa po si Atasha, si Aliana. Nasaan pa kaya ang iba? Okay, so magpatuloy na tayo. Dapat panatilihin ang pangangalaga sa balat at buhok upang maiwasan ang mga karamdaman. May mga sakit sa balat at buhok na maaaring maranasan kung hindi ito pangangalagaan ng wasto. O ating sinasabi ko kanina, narito ang ilang sakit sa balat at buhok na karaniwang nararanasan ng mga bata. O kanina, minabanggit ako na isang salita na ano nga ba ito? Okay. So, ito ay ang kuto. Ang kuto ay insekto na sumisipsip ng dugo sa balat ng ulo o ani. So, parang napakahirap naman kung ikaw ay may kuto kasi sinisipsip nito yung mga dugo sa balat ng ulo o anit. Walang pakpak ang kuto kasi karamihan sinasabi nila, mahahawakan ng kuto. So yung kuto daw ay lumilipad papunta sa kabilang ulo. Pero hindi ito totoo. Ito ay naisasalin sa pamamagitan ng pagpapahiram o panghihiram ng personal na gamit tulad ng supply at unan sa taong may kuto. So it's a no-no pala. Dapat kung ang supply mo ay personal mo lamang na gagamitin. At ang iyong unan ay hindi mo dapat ipagamit sa iba. Kasi maaaring either ikaw ang may kuto or yung pahihiram mo ang may kuto, magkakahawaan kayo. So uli, ang kuto ay insekto na sumisipsip ng dugo sa balat ng ulo o ang ating anit. Okay, so nangingitlog ang kuto at ito ay tinatawag na lisa. Makati sa ulo ang kuto at ang lisa. Sa pag-iwas natin na ito ay hindi pangalagaan, maaari magkasugat sa anit. So dapat ito ay nililinis natin, ginagamitan natin ng, ano sinabi ko kanina? Gamitan natin ng suyod, yung masinsin na supply na kakaya niyang ilabas or palabasin ang kuto mula sa inyong buhok. Okay. So, inuulit ko, maaaring magkasugat sa ulo o sa anit kung hindi maagapan ang pagdami ng kuto. Okay. Ano naman itong galis o scabies? Ang galis ay dulot ng isang klase ng organismo na naninirahan sa balat. Ito ang nagiging dahilan ng pangangati ng balat. Nakakahawa ang sakit na ito. So ito yung mga kapag pinangatihan ka ng kamay o pinangatihan ka ng mga sa iyong binti, sa braso, at hindi mo ito inagapan, ito ay magiging galis or scabies. So patuloy kang magkakamot na magkakamot hanggang sa ito ay lumala na. So ayan ang tinatawag nating mga sakit sa balat at sa buhok. Okay. So, sigurado ako ng inyong mga magulang ay alagang-alaga kayo para makaiwas sa kuto or galis. Siyempre, hindi maganda sa isang bata na maraming kuto. Diba? Kita nyo naman kung ano ang epekto ng kuto. Ano nangyayari? Makati sa ulo. So, hindi ka magiging palagay. Kung makati ang ulo mo, mawawalan ka ng focus pag-aaral, mawawalan ka ng focus sa iyong ginagawa. Hindi ka mapapalagay. Ganon din kapag ikaw may galis o scabies. Siyempre, may hiya ka din na makipaglaro sa kalaro mo dahil sabihin nila parang ang dumi-dumi mo. Diba? So, sigurado ako ng ating mga magulang ay lubos ang pangangalaga sa inyo para makaiwas tayo sa kuto at sa galis. Okay. So naunawaan ba ang ating aralin sa araw na ito? Naimulat ba ang ating mga kinagis ng gawain na makakasama pala sa ating buhok at balat? Magaling! Kung gayon ay dumako na tayo sa tasa hindi lang isa. At heto ang panuto.
basahin ang mga sumusunod na pahayag. Gumuhit ng hugis araw. Kung araw-araw mong ginagawa ang mga sumusunod na gawain at hugis ulap naman. Kung minsan lag, gumuhit ng hugis araw, so magdodrawing kayo ng araw or sa paggamit natin ng gadget ay pipili natin ng icon na araw. Kung araw-araw mong ginagawa ang mga sumusunod na gawain at hugis ulap naman, kung minsan lamang. Muli, sa pagkakabang ito ay gagamitin natin muli ang ating comment section para sa pag-check ng inyong sagot. Okay. Handa na ba kayo? Mukhang handang-handa na si Aliana May, si Jersey, si Cherry Ann, si Samantha. Okay. Dahil handa na kayo, simulan na natin. Number one, pagbilinis ng katawan, ito ba ay araw o ulap? Tingnan nga natin ang sagot, pagbilinis ng katawan, ito ba ay araw o ulap? Okay, magaling, pinabahangan niyo ako mga bata dahil nakikita ko na ang iba ay nakakapagbigay talaga ng icon na araw. Okay, tama. Para sa iba, ang sagot nila ay araw. Check nga natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay araw. Ibig sabihin ay araw-araw nyo itong ginagawa. Diba nga, nabanggit mo kanina na karaniwan, isa hanggang sa dalawang beses sa araw na naliligo ang mga batang nasa kagaya ng inyong edad or at your age. So, ang paglinis ng katawan, ibig sabihin, kung maglinis ka ng katawan, it's either ito ay maniligo or linisan mo lang siya gamit ng isang malinis na tuwalya. Okay. Tingnan nga natin, tamang kasagutan ni John Marcus, ni Aliana, ni Princess, ni Jersey, ni Maria Isaiah Zerwin, at ni Atasha. Very good. Sige nga, patuloy natin. Pagpatuloy natin para sa number two. Pagpapalit ng malinis na damit. Okay, ang pagpapalit pa ng malinis na damit ay araw-araw natin ginagawa or paminsan-minsan lang. Sige nga, ano ang inyong sagot? Tingnan natin ang inyong sagot para sa number 2. Pagpapalit ng malinis na damit, ito ba ay araw or ulap? Sa nakikita ko sa ating comment section, si John Marcos, si Samantha, si Aliana, si Princess, si Maria Isaiah, si Carla May, ang kanilang sagot ay araw. Tingnan nga natin. Very good! Ito ay araw dahil ito ay araw-araw natin ginagawa. Nakatama na naman kayo mga kids. Para sa number 3, check nga natin kung tama ang inyong magiging sagot dito. Paggugupit ng kuko. Ito ba ay araw-araw o paminsan-minsan lang? Para sa bilang na pangatlo, paggugupit ng kuko. Ito ba ay araw o ulap? Check nga natin para sa number 3. Wow! Magaling. Nakikita ko na kaya nilang magpakita sa atin ng mga icons na hinihingi natin. Araw at ulap. Para sa number 3, pag-ugupit na kuko, inuulit ko, kapag araw, ibig sabihin, araw-araw natin itong ginagawa. So araw-araw ba tayong gugupit ng kuko? O kapag ulap naman, ito ay paminsan-minsan lang natin ginagawa. Okay, tingnan nga natin. Ang tamang sagot sa number 3 ay ulap. Naku, munti ka nang hindi makita ang ulap ni Tutor John. Buti nila nakangiti ang ulap. Okay, so tama ang sagot
nila Jersey, Princess, Aliana, Samantha. Ayan, sila ang mga nakakuha ng tamang sagot. Dahil ang paggupit ng kuko ay ginagawa lamang kapag ito ay mahaba na. So ano kaya ang posibleng mangyari kung hindi tayo magbubupit ng kuko? So maaaring ito ay bahayan o kapitan pa ng mikrobyo. So dapat magbubupit tayo ng kuko pero ito ay paminsan-minsan lang. Okay? Magpatuloy na tayo para sa bilang na apat. Pagkain ng mga prutas at gulay. Nako, magkakaalaman dahil ito ay ininsis ko kanina, nireiterate ko talaga kung ano ang kahalagahan ng pagkain ng prutas at gulay. Ito ba ay araw-araw natin ginagawa or paminsan-minsan lamang? Check natin ang mga comments. Ang sagot ni John Marcos ay araw, Samantha ay araw, si Carla May araw po, si Princess ay araw po, si Marie Ezea araw po. Okay, so tingnan nga natin ang tamang sagot sa pagkain ng mga prutas at gulay. Yes, ang tamang sagot ay araw. Dahil malaki ang naitutulong nito sa ating katawan. Mukhang marami na ay tatama here. Halat ng inyong kasagutan ay tama. Sige, magpatuloy tayo para sa ating number 5. Pagpapagupit ng check natin para sa number 5. Okay. Para sa number 5, ang tamang sagot ay ulap. Dahil kailangan nating magpagupit sa tuwing napapansin natin na ang ating buhok ay mahaba na or makakapal na. Kasi kung tayo ay araw-araw magugupit ng buhok, mawawalan ng proteksyon ang ating balat sa ulo o ang tinatawag nating anit. So dapat magpapagupit lang tayo ng buhok sa tuwing nakikita natin na ito ay masyado ng mahaba or masyado ng makapal. Okay, check na natin sino nakatama sa number 5. Yes, si Cherry Ann, very good. Si Jersey, si Atasha, si Kathy May, si Princess, si Carla May. Very good kids. So nakadami kayo. Ibig sabihin, kayo ay patunay lang na may natutunan sa ating aralin ngayong araw. Binabati ko kayo, kids. Yan ay patunay lamang na kayo ay nakinig ng mabuti sa ating talakayan. At dahil dyan, tuturo ako kayo ng ating tinatawag na Healthy Club. Okay. So, ganito gagawin sa Healthy Club. Sa club, tuturo sa ating muscle. Club, sa ating muscle. Isang club ulit, tuturo sa kaliwang muscle. Dalawang club. And then, sasabihin natin, Healthy. Okay, ulit. Isang clap, turo sa kanang muscle. Isang clap, turo sa kaliwang muscle. Dalawang claps. And then sasabihin natin, healthy. Okay, ready na ba? Okay, sige. 1, 2, 3, go! Healthy! Okay, very good. So, sa tuwing tayo magkakaroon ng session, gagawin natin gagawin ang Healthy Club. Ito ay patunay na kayo ay magaling at komprehensibong nakinig sa ating talakayan. So, napakagaling mga bata. Okay, so gusto ko munang i-shout out sila Samantha. So, kamusta ba ang ating Pasko at kamusta ba ang ating bagong taon? So, sa pagdating pa ng bagong taon, marami pa tayong paghahandang ginawa. Dapat ang paghahanda, ang aking tinalakay o ang aking tinalakay sa araw na ito ay
dapat nating ginawa sa pagdating ng taon ang paggugupit ng buho. Paggugupit ng buho dahil sinasabi nila, New Year, New Year. At syempre, dapat hindi tayo nagpapabaya na maruming ating mga sarili, di ba nga? I'm sure may mga bagong sapatos, may mga bagong chinelas, di ba? Dahil ang Pasko ay para sa mga bata. Sigurado ako na ang pag-tutor ng inyong mga paboritong tutors dito sa Itulay ay na-miss nyo. At ganun kayo kahanda ngayong umaga para makinig sa ating talakayan. So, binabati ko, yes, eto si Princess, sabi niya masaya po. Dapat laging masaya. Ano, kahit ang iba nating kababayan ay sinalubong ng bagyo, sinalubong nila ng hindi pa gano'n sila nakakabukon sa epekto ng bagyo sa kanila. Pero syempre, still a very Merry Christmas and a Happy New Year. Yes, ito masaya po, sabi ni Princess Jodrine. Kamusta naman? Marami pa tayo na pamaskuhan, kids! Diba? So dapat itinatabi natin atin na pamaskuhan. Shoutout muna natin si Edita Carpio. Good morning, Aliana Maria. Nag-good morning si ma'am. Very good po, ma'am. Salamat po. Salamat po sa iyong suporta sa aming programa. Yes, binabati ko po ang aking mentor, Tutor Joanne. Magpagaling ka po, Tutor Joanne. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Nawa po ay bulis po ang iyong pagaling para po sa mga susunod na episodes. Alam ko po na nag-miss na po kayo ng ating mga learners. So sa susunod na episodes, tayo ay magkakasama muli. Gusto ko rin batiin si Cherry Ann Moldon. Okay. So sa pagkakataong ito, gusto ko rin i-shout out ang aking mahal na school head, si Sir Mario A. Javier, for allowing me to use one classroom para po sa ating broadcast ngayong umaga at sa lahat po ng pag-recording natin sa ating Itulay TV. So ako po ay nag-stay po dito po sa school. Tapos po, gusto ko rin pasalamatan ang aking EPS dahil po sa kanyang suporta sa mga ganito klase ng gawain. Ganon din po ang aking STS from the STO Cabuyao, si Sir Heriberto A. Miranda. So, Sir Heriberto po ay nagpaunlak po sa akin ng iba't ibang mga kagamitan na maaaring po magamit sa pag-broadcast sa Itulay. So, napapadali po ang pag-broadcast sa tulong po ng mga gamit na ibinigay sa akin. Okay. So, tuloy lang po tayo sa ating pagsuporta sa ating pong gawain every Tuesday. Pero actually po, ang ating pong Itulay ay mapapanood po ng Monday to Saturday. So, ating pong mapa for grade 2 ay every Tuesday 2 a.m. Yes po, Ma'am Edita Carpio, maraming salamat din po. At nawa po ay sa susunod po nating discussion, sa susunod po nating session, ay mas marami pa po ang katulad nyo na makapanood po sa ating po live session. Okay, so tayo ay magpatuloy na. So bago tayo magtapos, ay gusto ko mag-iwan muli ng isang ma-healthy na paalala. So ugaliin natin alagaan ng ating mga buhok at balat. Kung may kakaibang nararamdaman, agad itong sabihin sa ating mga magulang upang tayo ay makaiwas sa mas mabigat pang suliranin o karamdaman. Ulitin natin, ma-healthy na paalala. Ugaliin natin alagaan ang ating mga buhok at balat. Kung may kakaibang nararamdaman, agad itong sabihin sa ating mga magulang upang tayo ay makaiwas sa mas mabigat pang suliranin o karamdaman. So huwag tayong magsawalang bahala kung meron tayong kakaibang nararamdaman tulad ng mga pangangati ng ating balat. Kasi maaaring ito ay magdulot sa inyo ng scabies or ng galis. Diba? Baka mamaya ito ay hindi na healthy sa ating katawan. So dapat ito ay nagpapatingnan na sa espesyalista. So ganun din sa ating mga buhok, kung nakikita natin na ito ay malagkit, hindi kaaya-aya sa paningin, sabihin natin ang ating nararamdaman para sa gayon ay malunasan ito ng ating mga magulang. Kids,
walang makakatulong sa atin kundi ang ating mga magulang. At syempre po, binabati ko rin po ang mga magulang na walang sawa po na sumusuporta sa ating itulay programs. Ganon din po ang mga magulang na nagpahatid po ng pagbati noon pong nakaraang Pasko at bagong taon. Lahat po kayo ay mahal namin dito sa itulay. Maraming maraming salamat po dahil hindi po kayo nakakalimot. So, ganun po ang aming trabaho. Nagkaroon lang po tayo ng ilang araw na pahinga, pero sabi nga po, sa isang palabas, anuman po ang hindi maganda, the show must go on. So, patuloy po tayo sa ating pagbibigay ng serbisyo para sa bata, para sa bayan. Muli po, ito po isang ma-healthy na paalala mula sa inyong helping si Tutor John. Okay? So, para po sa ating feedback, maaari nyo pong iscan ang nakikita nyo pong larawan or pwede nyo pong i-browse itong ating Google form para po makapagbigay po ng iba't ibang mensahe o makapagbigay po ng, yun nga po, ng feedback para po naman sa ikagaganda pa po ng ating programa. Hinihingi ko po ang inyong matapat na opinion para po sa pagpapatuloy po ng ikagaganda ng aming pong programa. Hi! Meron pong mensahe si Ma'am Edita Cardio. We are from San Vicente Elementary School, SDO Binyan City of Laguna. Yes, binanggit niya po ang mga estudyante niya. Yes, nakakatuwa naman po. Jersey Genesis Handig, Emmanuel King Vince, Aliana Marie, Baisa, we are supporting you. Tutor. Maraming maraming salamat po. Kung may mga pagkakataon po na hindi ko ma-replyan, ang iba ay naku po talaga pong umuulan po ng mga mensahe. Maraming maraming salamat po, Ma'am Edita Cardio. We'll see you again by next week po sa ating pong session, Ma'am Edita, and I'm sure mag-enjoy pa po kayo ng iba nating viewers. Okay, so again, para po sa feedback, para po sa mas ikaw-undad pa po ng aming, ikagaganda pa po ng aming programa, hinihingi po namin ang inyong matapat na feedback para po makapag-assess po. Maraming salamat po. At syempre, patuloy kong ipinaalala sa lahat na lagi tayong mag-wash ng ating hands or hugas ng ating kamay, uminom ng maraming tubig, drink plenty of water, and of course, meron tayong mga suggested vitamins para sa ating edad. Huwag natin kakalimutan, uminom ng vitamins, gumamit ng face mask, ng alcohols or sanitizers. Ayan yung mga on the spot na mabisa nating panlaban sa mikrobyo at panlaban natin sa virus na hindi natin nakikita. At ganun din, siyempre, as much as possible, if we can stay at home, then just stay at home. And of course, by doing so, we are staying safe at all times. Kasi po sa panahon po ngayon, na lalo na po na nagkaroon po ng iba pang variant ang ating tinatawag na coronavirus. So ibig sabihin po, dapat po ay mas maigting po tayong mag-ingat sa ating pong sarili at sa ating pong mga katawan. So, ang pagtama pong pag-iingat sa ating sarili ay pangangalaga rin o pag-iingat din sa ating mga kasamaan sa bahay o sa ating mga nakakasalamuhan. Okay? So, muli po ako po si Tutor John at hanggang dito na lang po at magkita-kita po muli tayo by next week. Paalam! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag itulay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa itulay!